Sari, isang maulan na hapon po sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Shamay Javier. Today is Wednesday, June 3, 2021. And for today's vlog, ang pag-uusapan po natin is kung bakit pa din malakas ang aking sari-sari store. Malaki pa rin ang benta natin kahit papano, kahit na maulan ang panahon na ngayon. So ngayon guys, maghapon ng umulan, hindi na tumirik ang araw ngayon. So basang-basa talaga yung mga bubong natin ngayon. And 'di ba kadalasan sa mga sari-sari store kapag maulan is matumal. Pero ngayon sa store ko ay swabe lang, medyo malaki-laki pa rin ang benta ngayong araw. And mag-a-update din pala ako dito sa mga stocks ko. Kanina dumating yung nagdadala sa akin ng miswa guys. So ayan, kumuha ako ng worth 50 pesos na miswa. Ang puhunan nito ay 5 pesos pero tinitinda ko siya ng 7 pesos. So yun kasi yung sabi nung nagdala sa akin, para meron naman ako bawat isa na 2 pesos. And kumuha din pala ako, bumili din ako ng Sanrio. So eto yun guys, worth 20 pesos na Sanrio. Bali, 30 pieces na siya. May tubo ako dun sa 20 pesos na 10 pesos. So, okay na rin yun. So, ngayon ba, paano nga ba magiging malakas pa din ang ating tindahan kahit na maulan? So, ito kasi yung mga technique ko guys. Bakit tingin ko ay malakas pa rin yung aking sari-sari store kahit maulan dito sa lugar namin ngayon. So, kahapon medyo maganda-ganda ang weather. Mas mainit kahapon at ngayon naman ay maulan. Magkaibang magkaiba yung weather kahapon at ngayon. So, pares lang din yung benta kahapon at ngayon, hindi naman din nagkakalayo. So, ang technique ko kasi guys is, hindi talaga ako nagpapawala ngayon ng mga stocks. Kasi napansin ko kanina, panay noodles yung binibili ng mga customer ko. So, yun talaga ang dapat nating paghandaan ngayong tag-ulan, yung mga noodles natin. So, ang mabenta ngayon is noodles, tuyo, yan yung pinapartner nila sa noodles, or itlog. So, yan yung mabebenta ngayon. Tapos, yan mga kape. Masarap kasing magkape kapag maulan. Tapos, ang technique ko din, yung mga fast-moving items, yun talaga yung dinadamihan ko ang stocks. At yung hindi naman masyadong mabili ngayon, ngayong tag-ulan, ay babawasan ko ng konti para mabilis umikot yung ating mga puhunan. Siguro mag-i-stocks na lang ako ng madaming noodles, yung pancit canton at Lucky Me. Napapansin ko nga dito sa stocks ko ngayon, halos ubos na agad yung mga noodles ko, lalo na yung spicy. Mas mabenta yung spicy kesa dun sa mga normal na hindi maanghang. So ngayon medyo malangaw din guys. Hindi ko alam kung bakit malangaw. So ayan, dumidikit sa akin yung langaw. And maaga din akong nagsisindi ng katol. Sobrang lamok din kasi. So huwag nyo na lang pansinin guys yung ganyan ako ng ganyan kasi malangaw talaga. So back to the topic. Bakit nga ba malakas pa din ang aking tindahan kahit na maulan? So, siguro, dahil din dito sa siomay, kahapon nakaubos ako guys ng siomay. Lahat ng niluto ko kahapon ay naubos kahit na nandito sa loob ng aking sari-sari store yung siomay. Ay, dinagsa pa rin siya ng mga customer. So, kapag meron bumibili sa akin is worth 50 pesos, meron pa nga isang beses bumili sa akin ng worth 200 pesos na siomay. So, halos ng unang batch na niluto ko ay halos maubos na. So, isa din yan sa pinupuntahan dito ng customer ko. Lalong-lalo na nasasarapan daw sila dun sa gawa ko na chili. So, ako lang guys yung gumagawa ng chili ko. And sobrang gustong-gusto nila kasi sobrang anghang daw. Yun kasi yung gusto ng ibang customer, yung sobrang anghang na chili. So, eto yun guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. Eto yung chili. So, kakaunti na siya. Bali, nung gumawa ako nung isang araw pa yata ako gumawa nito,
dalawang ganito yung ginawa ko and ito na lang yung natira. So, ayun guys, malakas yung chili dito. So, hindi ko naman sila pinipigilan. Minsan yung ibang customer, sila na yung nagpapalasa or naglalagay ng sauce doon sa siomay. Ako na lang yung nagpipisa ng kalamansi kasi ayaw nilang maasiman yung kanilang mga kamay. Tapos, ano pa ba yung... Siguro dahil nasa attitude din siguro ng ano yun, ng tindero tsaka tindera. Kapag ma-approachable yung tindera, talagang pupuntahan siya ng customer. Kasi minsan may mga customer na nagkukwento sa akin na masungit dun sa ibang tindahan. Kaya sa akin sila bumibili kahit medyo malapit sa kanya yung isang tindahan. So, ayun, natutuwa naman ako. And kung bakit din siguro binabalik-balikan ng customer yung tindahan ko kahit maulan, kahit kaya malakas yung tindahan ko, isa pricing ko. Sabi nila, medyo mababa akong magpresyo. Meron ding nagko-comment sa aking vlog na ang taas ko daw magpresyo. So, hindi ko na maintindihan. Kasi iba-iba naman tayo guys ng ano, disclaimer lang. Iba-iba tayo ng kinukuhanan ng ating mga paninda and iba-iba din yung lugar natin. Kaya hindi pwedeng magkakapresyo tayo sa ating mga paninda. So, yun lang yung masasabi ko. Tapos, bakit malakas pa din? Siguro kahit ngayon pandemic ay napansin ko, mas lalong tumaas yung sales ko kasi nakumpleto nga yung aking mga paninda. So, dati wala akong bigas, wala akong soft drinks. Ang soft drinks ko lang ay mismo. Tapos, dati wala din akong alak na ngayon ay meron na. So, talagang lalakas yung iyong tindahan kapag kumpleto yung mga paninda mo. So, ngayon guys, may mga frozen na din ako. May siomay, tapos lahat ng basic needs ng customer sa aking sari-sari store ay nandito na. So, ano pa bang ipupunta nila sa ibang tindahan kung mas malapit naman yung tindahan ko sa kanila? So, ayun din siguro yung main reason kung bakit malakas pa din yung aking tindahan kahit nasa medyo looban yung aking sari-sari store. So, hindi ako masyadong malapit guys sa kalsada. At naglagay lang ako ng sign doon sa labas na meron yung tindahan dito sa loob. So, ilang steps din bago makaprating dito sa aking tindahan. So, ayun guys. So, yun lang naman yung masasabi ko kung bakit malakas pa din ang aking sari-sari store. Meron ding mga customer na nawala. Meron ding mga customer na binabalik-balikan ako kahit malayo sila. So, thankful ako sa kanila kasi dito sila bumibili. And sa mga customer ko na nawala, ang masasabi ko lang is wala. Wala akong masasabi. Thank you so much sa mga pagbili ninyo dati dito sa aking tindahan. So, kahit na may mga naririnig-rinig ako na mga bad comments, ay go with the flow lang tayo. At labas lang sa kabilang tenga. Ganun lang yun guys. Kahit eto, i-open up ko to sa inyo. Meron akong customer na simula nung nag-start ako magsari-sari. So, wait lang guys. So, ayun guys. Meron lamang pong bumili sa akin na dalawang customer. So, meron kasi akong customer na simula nang nagtindahan ako ay first time ko lang sabihan. Siguro nung mga 1 month ago, first time ko lang siyang sabihan na, di ba sa JTI, yung sigarilyo na kinukuha natin is, kapag kumuha tayo ngayon, ang bayad pa nun is after 2 weeks pagbalik nila. So, sinabihan ko yung customer na yon na, ay, hindi na ako nagpapautang ng sigarilyo. And alam nyo guys, ang sabi sa akin is, ay, hindi ka na ba nagpapautang? Sa iba na lang ako bibili. So, ayun, sobrang, hindi naman... Ano naman sa akin yun? Okay lang naman sa akin yun kasi hindi naman siya kawalan at hindi lang naman siya ang customer na bumibili sa akin ng item na binibili niya. So, hindi lang siya napautang ng isang beses. Yun na agad yung sinabi niya. So,
medyo sumama ng konti yung loob ko, pero just go with the flow lang tayo kasi, ayun, at least nabawasan yung mangungutang natin na gano'n yung ugali na one time mo lang hindi na pautang ay sasabihan ka ng mga gano'ng words. So, buti na lang kung wala pa siyang natitirang utang dito, di ba? So, ayun, may natitira pa siyang utang and hanggang ngayon hindi niya pa rin nababayaran. Siguro last year pa yon guys. 2020 pa yung utang niya. So, sana, bago siya nagsalita ng gano'n is, isipin niya muna. Diba? Nang ilang beses. Kasi siya na ngayon nakikiusap, diba? Nangungutang siya. So, bakit pa ganun yung pagsasalita niya? So, ayun, pabayaan na lang natin yun, guys. Yung mga ganung tao ay hindi pinagpapala. So, ayun, guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Pero bago ko tapusin ang vlog na ito, mag-shoutout po muna ako sa mga viewers ko. Ayan, ito yung mga bagong nag-comment sa aking mga vlogs. So, shoutout sa iyo, Ashley, Elvira Malio, Hip Hop Dancer Bicas Ra, shoutout po. Shoutout din po, Earl and Omar, Nonay Elb, Jofay Engang Channel, shoutout sa iyo, sis. Shoutout din po, Jaja Goroste, Jessica Gonzaga Galopa, shoutout din po. Ebol Grace Du and Tindahan ni Neneng Vlogs. Thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell po para updated kayo sa susunod ko pang video. Bye guys!